lang itinuro ng ating Panginoon. Silhon po ang lahat, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katamuhan ng ating minamahal na Apo Concien. Walang mali, walang kupas ang kapangyarihan niya. Halina kayo, mga anak na minamahal niya. Humingi kayo ng kakayahan at kalakasan sa kanya. Sa mahina niyong pananalig at pananampalataya, kayo ay babahagi na niya. Sa pamamagitan ng kanyang espiritu, ang lahat ay tatamasahin at kakamtin ng mga anak na totoo, kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Sa banal na aklat, kung mababasa ninyo, ang magangbaga ang katawan, manas na manas, salita lang gumaling, di baga, ng panahon ng Kristo. Ano pa kaya ngayon ang pagbabago at noon? Wala. Ang kapangyarihan ng Ama noon, ngayon at kailanman ay walang pagbabago. Kaya ang tapat na mananampalataya ay kakamtin ang marapat na dapat ay kamtin. Kaya minamasdan siya. Noong unang dating niya dito, magang-maga ang mukha niya. Subalit ngayon, karampot na lang ang nasa pisngi niya. Buhay ba ang Diyos? Ganyan kumilos ang Ama. Kaya magtiwala kayo. Wala siyang ginawa doon na tinukurukan para bumaba ang manas. Subalit ang kapangyarihan niya, siyang dumadaloy at dadaloy sa tao upang mapakita ang kanyang hiwaga at himala na buhay sa lupa siyang kumikilos bagamat di nasisilayan ang mga mata. Kaya't ang tunay na kaaliwan ay ang hiwaga ng Ama sa buhay. Ang tunay na kagalakan ay ang maramdaman siya sa inyong kalooban. Ang tunay na pag-asa ay manahan siya sa isipan.
kaya't gawin niyong marapat na kalimutan ang lahat at siya ang inyong pakaisipin at namnamin. Buhay ba ang Ama? Mula sa Deuteronomio. Ngayon ay ibinigay nga sa inyo ni Yahweh ang mga tuntuning ito. Sundin ito ng buong puso't kaluluwa. Ipinahayag ninyo ngayon na si Yahweh ang inyong Diyos. Lalakad kayo ayon sa kanyang daan. Susundin ang kanyang mga tuntunin at didinggin ang kanyang tinig. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ay kanyang bayan tulad ng kanyang pangako at dapat ninyong sundin ang kanyang mga tuntunin. Palalakihin niya kayo higit sa ibang bansa upang maging kapurihan niya, karangalan at kaluwalhatian. At tulad ng sabi niya, kayo ay isang bansa na natatalaga sa kanya. Mula sa simula kay ganda't kay inam ng pangako ng Ama sa mga ninuno, na kung lahi kayo ni Abraham, ito'y mawawawaan at maunawaan ninyo. Sapagkat ang pangako niya noon ay pangako ngayon at pangako magpakailanman na hindi napaparam. Ang sinumang susunod sa kanyang tuntunin at tatahakin ang daan niyang matuwid, kailanman ay hindi maliligaw ng kanyang landas. Sapagkat ang tuntunin ng Ama ay mabuti, ang panukala niya ay kabutihan, ang paalala niya ay pagmamahal, at ang pagtupad niya ay dahil sa pagpapahalaga kanino man. Kung magkagayon at pinahalagan niyo siya, susundin niyo ang kanyang mga tuntunin na layunin sa inyo. Ano nga ba ito? Sambahin ninyo siya ng buong kababaan at katapatan. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Sapagkat kung sinasabi ng bibig, hindi na isasagawa, ito'y baliwala. Kung natutunan ng isip, ito'y hindi sinasabuhay, ito'y baliwala. Subalit, sundin ninyo at tupdin, magkakaroon kabuluhan sa inyong buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaumbaga, malinis na diwa, magandang kalooban, tunay na kasiyahan ang dulot kanino man. Sapagkat wala nang hihigit pa sa damdaming malinis ang pag-iisip at mabuti ang kalooban. Sapagkat ito ang nagiging daan upang payapain ang buhay, bigyan sigla ang buhay at bigyang galap ang buhay upang makapamuhay ng patagpayapa sa sanlibutan at matuntod ang kalooban ng Ama at kamti ng buhay na walang hanggan sa wakas ng buhay na mamamatay ang katawan at muling mabuhay. Buhay ba ang Ama? Ang kaluluwa. Kaya't halina kayo, mga minamahal ko. Ang bawat araw ay pahalagahan nyo sapagkat ang bawat araw ay dapat makanta nyo ang nararapat na tamuhin nyo. Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo'y gagawin niyang isang bansang matatag at nakatalaga sa Kanya kung susundin ninyo siya at tatalima sa Kanyang mga tuntunin. Sa gayon, makikita ng lahat na bansa na kayo'y Kanyang bayan at matatakot sa Kanya. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay pagdating ninyo sa lupang ibibigay niya sa inyo. Kay buti ng pangako, walang pagkabula. Hindi lamang sa bagay ang pananaganang sinasabi niya, pananaganain pa kayo sa maliwanag na pangunawa, sa mabuting pag-iisip, sa mabuting damdamin, kalakip ay galak, kalakip ay pag-asa. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya kung ikay may kinakain ng 3 beses maghapon, maging masaya ka na. Upang hindi malito at magulumihanan ang isip mo sa mga bagay na minimithi mo, bagkus maalala mo sa tuwing ang pangaralan ka man ang Ama'y sinusunod mo, pakinggan mo siya, itutup din mo, tunay na mapapakita niya sa hindi mo namamalayan tulad ng panahon
na hindi naman nakikita ng tao kung paano nababago ang klema, mababago rin ang takbo ng buhay mo sa pananalig at pananampalataya mo na hindi mo namamalayan na tutupad ito sa buhay mo. Buhay ba ang Ama? Kaya mga minamahal, sundin ang kanyang tuntunin at makikita niyo kung paano kumilos siya sa buhay niyo mula kay Mateo. Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kaputan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin ito ng mga hentil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong ama na nasa langit. Pag-ingatan ninyong huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan ang lahat ng binaybay, inulat at hinayag sa inyo'y pinarinig. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Kay sarap huminga ng walang namimikilan sa damdamin. Kay sarap magsalita na wala kang iniisip na ika'y pinatatamaan at nagpapatama lamang. Kay sarap mangusap ng mabuti ang kaisipan at ang damdamin mo'y bukal ang pagmamahal. Kay sarap magbigkas ng tunay na tapat na numunukal sa puso mo dahil may pag-ibig. Kay sarap ulatan ang mga anak ng Ama na tunay ng pag-ibig ay buhay sa kanila. Kay sarap makiisa sa totoong anak ng Ama na nagkakaisa laban sa mabuti at ang masamay itakwil nila. Sapagkat ang pabuti ng pabuti ay nakakadama ng mabuting ganting. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyong kapayapaan, maliwanag ang sinasabi ng tao. Ulitin natin. Ibigin mo ang iyong kaibigan at kaputan mo ang iyong kaaway. Yan ang tao. Subalit ang wika naman ng Ama, ito naman ang wika ko. Ang sabi ko ay ganito, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Oo nga naman, bakit mo pahihirapan ang isip mo sa mga umuusig sa iyo? Kung alam mong mabuti ang ginagawa mo, kung alam mong maganda ang layunin mo, kung tunay na nagmamahal ang puso mo at tunay na maganda ang layunin mo, bakit ka nga naman magpapahirap ng kalooban? Sa halip na magdamdam ka, sa halip na magalit ka, sa halip na itakwil sila, sa halip na sila ay kaputan mo, ipanalangin mo sila. Kung papaano umiibig ang Ama sa mga anak niyang masasama at mabubuti, mapapatotohan ang anak ka nga niya kung damdamin mo'y nababago, binabago ng dahil pagtanggap mo sa kanya'y totoo. Kaya naman, kung hindi mo dinadaya ang sarili mo, ikaw mismo ang masisihan at magagalak na tao na tinatawagan mo'y Ama, Ama ko. Buhay ba ang Ama? Kaya, halina kayo, mabilis pampagaling ay galak. Mabilis makapagpagaling ay kasiyahan. Mabilis magpagaling ang tunay na pananalig at pananampalataya. Kaysa sandamukal na lagukin mo, kung wala kang ligaya, di tatalab sa katawan mo. Buhay ba ang Ama? Kaya halina, halina, mga minamahal ko.
Wala ngang hindi gagawin ng ama sa buting anak niya, sa mabuting anak niya, sa nagpapakabuting anak niya. Inuusig ka ba? Matuwa ka. Anong inuusig sa'yo? Ginagawa mo ba ito? Matuwa ka kung hindi mo ginagawa. At kung ginagawa mo naman, ito'y baguhin mo at magbago ka. At huwag mo namang ginagawa ang mapamula sa kapwa, subalit ugali mo namang gawin ang pinupula mo. Kaya habang pinupulaan mo ang kapwa mo sa ginagawa mo rin, hindi mo alam pinasasakitan mo mismo ang sarili mo. Buhay ba ang ama? Kaya napakasarap mabuhay nang naayon sa kalooban ng ama. Napakasarap kumain na may panlasa ang bibig mo. Kay sarap umiga kapag patag ang isip mo at kay sarap lumakad na wala kang iniisip na kahit na ano. Sapagkat nasa iyong liwanag ng Ama, nasa iyong damdaming kaloob niya at nasa iyong paghahari ng kanyang espiritu, kaya natutuntun mo ang dapat matahan mo, nakikita mo ang dapat makilala mo at nakakamtan mo ang dapat na mapaisayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Bakit nga ba katatakutan niyo ang mga sakit niyo? Samantalang ang tao kung minsan namamatay, walang sakit ito. At kung minsan na may balitang balita, isang bulate na lang hindi nakapigma, bandang huli malakas pa doon sa taong kay taba pala niya. Yung pala'y ampaw lamang ito. Mga minamahal, kay buti ng Ama, wala sa panlabas na kanyuan para masabi ninyong hahaba buhay niya. Wala sa panlabas na kanyuan para masabi ninyong maganda ang kalooban niya. Wala sa panlabas na kanyuan para masabi ninyong mabait na tao ito. Wala sa labas na kanyuan para masabi ninyong buhay nito ay walang kwenta. Wala sa panlabas na kanyuan para hatulan nyo itong taong ito ay walang hiya. Lahat sa loob sinusuri ng Ama sapagkat siyang nakalilirip ng isip, ng damdamin, ng bawat isa. Kaya tao, anong karapatan yung humatol at humamak? Walang karapatan ng sinuman. Kaya kung habang kayo'y humahamak at humatol, kayo mismo ang nasasaktan. Humayo kayo sa bawat araw kung saan dakong naisin nyo. Kilalanin nyo ang matanggapin ng puso nyo. Sa gayon ng bawat araw na tumataha kayo, walang iniisip kayong magiging kasamaan ninyo. Sapagkat kung malinis ang hangarin nyo, malinis ang darating sa buhay nyo. Buhay bang Ama? Mga minamahal ko, ano lamang ang kailangan? Kababaan ng loob. At hindi magkakaroon ng mababang loob ang tao kapag wala ang Diyos na totoo sa puso niya. Sapagkat dito, pumapasok ang Diyos na nagbibigay sa iyo ng hininga. Ang Diyos na nagpapatibok ng puso niyo. Ang Diyos na nagbibigay pandama upang kung paano siya'y naroroon, ang pandama mo rin ay bago na. Hindi na ikaw bilang tao, kundi ikay bilang sa Espiritu niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal. Nek karamanayahanam, nek karamanayahanam, nek karamanayahanam. Kaya kapag kumilos ang kanyang kapangyarihan, malalaman mo na lamang tao, ganyan pala kahiwaga ang Diyos na hindi mo nakikita, ngunit tinanggap mo bilang anak kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kay sarap ng buhay ng tao kapag Ama ang nadarama nito. Sa isip ay nakatalaaran niya na pinagninilaya nila. Halina, halina kayo, mag-isip ng mabuti tao, ng mabuti
madama nyo, ibigin ang kapwa nyo tao na kumahamak sa inyo at sinusuri ang buhay nyo. Nananahimik naman kayo, kaya kayo'y walang sakit na nadarama. Halina, halina kayo, mapakatotoo kapag ganitong ginagawa ninyo. Araw-araw ay Pasko sa regalong saya at ligaya. Nasa puso nyo'y nadarama, sa isip ang naglalaro tuwina, ang mga banal na aral niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Masaya ba ang buhay? Hindi naman maaring lahat ay gawing mangangaral. Hindi naman din lahat ay maaring gawing manggagamot. Subalit, ang lahat ng tao, magagawa ng Ama na maging mabuti ang isip, mabuti ang kalooban, kung siyang susundin, kung siyang pakikinggan, at kanyang tuntunin, ay tutuparin. Buhay bang Ama? Kaya, hindi ka man manggagamot, hindi ka man mangangaral, may maibibigay kang mabuti sa kapwa mo, ang ibigin ang kapwa mo tao. Naiibigin ka rin naman ito. Pag-ibig na tapat, gaganti sa'yo'y katapatan. Pag-ibig na huwag, gaganti sa'yo'y kasutilan. Buhay ba ang Ama? Kaya, ayon sa ginagawa ng tao, pag nagkasama-sama ang parehas na dalahira, walang patid ang pagkaputak-putak parang mga manok. Pag nagkasama ang parehas na tahimik, ni hindi man lang magbuka ng bibig. Subalit, kung tahimik man sila at may laman sila ng dibdib, isang araw sasabog ding lahat. Buhay ba ang Ama? Kaya, maganda yung magkasamang tahimik na walang dinadala sa dibdib. Maganda ang magkasamang walang ginagawa, iniisip na masama ang bawat isa. Maganda yung harap talikod, matulog, mahiga, bumangon, tumindig. Parehas lamang, pantay ang pakikitungo. Mahirap, mahirap. Ang kaharap ngayon, dito iba naman. Kahirap dito, doon iba naman. Aba, walang pinagkaiba sa balimbing. Kahit yan mo'y baling, kagat ng kagat hanggang maubos, hindi nagbago. Ayun pa rin. Buhay ba ang Ama? Marami na mahal. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Paano liligay at sasaya ang ganitong mga uri ng tao? Kaya para magawa niyong ganap magbago, patawarin ang kasalanan. Ibigin ang kaaway. Ang may pandinig ay nakarinig. Masaya ba ang buhay? Ron Ron. Amen, si Ron Ron. Masaya ba ang buhay? Ano nga bang pangalan mo? Emil, ano? Herminio. Remigio, wow, si Remigio, o Remigio. Kumusta ka na, Remigio? Anong pakiramdam mo? Aba, medyo lumambot na, no? Purihin ng Ama. Pag bilang tao kang walang karunungan, bilang tao nga, no? Abay, nang unang makita, ay, huwag mo na ibabalik. Sabi ng asawa niya, babalik pa po ba? Eh, wag na. Sabi ng Ama, abay, ba't di mo pabalikin, anak? Di po ba, pwede po ba kami magsiyam? Eh, baka gusto mong dalis sa ospital. Sabi niya, dito na lang po, kalalabas lang kasi namin ng ospital. O, sige, manahalig ka ako. Aba, Constancia, wala ka yatang pananalig, anak. Patawad po. Buhay bang Diyos? Yan ang di ninyo alam pag bilang tao. Dahil bakit?
Bayayo ko mamatay siya dito, baka ako'y demanda mo. Buhay ba ang Diyos? Kaya, salamat na lang sa Ama, pinatibay ka. Daig mo pa pala ako, matibay kang nananig. Daig mo pa pala ako, matibay kang sumunod. Daig mo pa pala ako, matibay kang nangusap. Dito na lang po, sana nga hanggang wakas matibay ka. Di baling ako'y nasubukan, gubaling ka lang, okay na yun. Buhay ba ang Ama? Mahirap yung di umaamin, kaya nga inamin ko. Lahat ng kunwari, may dumating. Panginoon, mukha pong mamamatay na yon. Pauwin ko na po ba? Aminado naman ako. Di siyempre dapat aminin mo yan, di ka doktor eh. At hindi rin ka hospital. Ito'y hindi hospital, pero pinakahigit na hospital. Pag kuminig, nakinig ka, hospital ng kaluluwa at katawan. Buhay bang Diyos! Buhay bang Diyos! Bakit? Sapagkat dumating. Panginoon, mamamatay na po yata yun. Sabi ko, baka po dito mamatay yun. Sabi nung isang alagad na yun, Diyos ko po, Eka. Katagal naman, Eka, lumabas ni Apo, kuncheng. Dakal naman, Eka, lumabas ni Apo. Matagal pa ba, Eka? Baka Eka mamatay yun. Paglabas, hindi yan. Yung isang pasyente, noon yun. Ayun yun. Hindi niya naisip. Yung anak niya nga, sinabi, operahan eh. Pero bakit gumaling yung anak niya? Sana inisip niya rin. O ba, walang imposible sa Diyos. Diba yung anak ko, sabi ng doktor, kailangan biyakin ang ulo, bakit hindi nabiyak? Hindi niya naisip agad yung nagbilang tao. Bakit binabahagi sa inyo? Bakit kinukwento sa inyo? Huwag niyo kaming tingnan magaling. Wala kaming galing. Huwag niyo kaming tingnan banal. Wala kaming kabanalan. Pag umira ng pagkatao, abay tatakbo kami sa inyo. Iiwanan kayo. Bakit? Kasakit ka, sakit kaya. Napakahirap paglingkuran ng tao. Kaya ibig sabihin, pag hindi ang Diyos ang naghari, hindi kami maglilingkod sa inyo. Bakit? Sasabihin mo, anak, magbago ka na. Opo, Eka, pagtalikot. Kala naman niya, hindi ko narinig yun. Buhay bang Diyos! Buhay bang Diyos! Buhay bang Diyos! Mga minamahal, kay buti ng Ama, napakahiwaga ng Espiritu niya, gumagalaw, kumikilos, hindi nakikita. Paano eh kang nalaman ni Apo Kunching? Bah, sikreto ko na yan. Buhay bang Diyos! Buhay bang Diyos! Subalit, huwag kayong matakot. Hindi ko naman kayo inuuri. Hindi ko naman kayo sinusuri. Wala akong panguri, wala akong pansuri. Ako'y tao lamang. Subalit ang Diyos, masusuri kayo, mauuri kayo, lamang para hindi ako magkasala, hindi niya ako bibigyang katsismosahan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, ayan, tumakwil na yan. Pulutin mo. Oh, para mawala ng pagkabingi. Maklak ka pa. Lina. Ay, Diyos ko, kasi maglibat ka. Alam mo, nagmula kayong lahat sa sanggol na yan eh. Pero ngayon, di na kayo sanggol. Kaya wag na kayong mag-asal sanggol na paking. Ano ibig sabihin nun? Yung bingibaga. Yung bata niya, mahimbing ang tulog. Pag humimbing pa ang tulog ninyo sa mga katotohanan, baka magising kayo, wala na kayo. Sa mundong ito. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Paano pa po namin malalaman? Hindi nyo na nga malalaman, pero yung ginising na kaluluwa na wala sa inyo, hindi na makaahon-ahon. Hindi na naman niya masasabi. Halimbawa, ako na lang. Takot kayong mamatay. Halimbawa, namatay ako. Nakita ko yung kaluluwa ko. Yung katawan ko, bulok na. Hindi ko masasabi doon sa aking katawan. Hoy, bumangon ka katawan. Iligtas mo ako. Nasa impyerno ako. Hindi na. Hindi na. Kaya habang buhay kayo, iligtas nyo na yung kaluluwa nyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Hindi na. Napakalabo na. Halimbawa, eto na yung kaluluwa mo, no? Nasa dakong impyerno na. Tinitingnan yung katawan mo, bulok na bulok na. Nangangamoy pa. Puro uod ang utak mo. Pati mata mo, kasi ang sama-sama pala ng isip mo at mata mo noon. Hindi ka pwedeng bumaba sa kanya. Hindi mo pwedeng sabihin, Hoy,
Bumangon ka naman dyan, iligtas mo ako rito. Ako'y napakahirapan dinaranas dito. Hindi ka na makakabalik para ahunin mo at sabihin magbabalik ka muli sa katawan niya. Sa katawan niyang katawan mong iniwanan. Kaya hanggang nakaandyan pa, andyan pa, buhay pa eh. Nakikita mo ba'y kaluluwa mo? Nakikita mo ba'y kaluluwa mo? Hindi. Parang hangin niya na hindi mo makikita. Parang espiritu na hindi mo makikita. Eh, paano mo sasabihin? Hoy! Katawan ko! Halika nga, iligtas mo ako. Napakainit, sabi nung mayaman kay Lazaro. Lazaro, kahit yung dulo lamang eka ng aking dila. Naku po, samantalang nung siya'y nasa baba at hinihimod-himod ng aso ang sugat ni Lazaro, hindi man lang pinansin. Sabi niya, o yan ang napala mo. Ganyan ang mga tao, walang pakialam sa kapwa-tao. Buhay ba ang Diyos! Buhay ba ang Diyos! Kaya, para hindi kayo matulad sa isang mayamang iyon, alamin ninyo ang katotohanan kung papaano kayo makalalaya sa lahat ng kasalanan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? At ang paglaya ay napakasarap. O sige, pag halimbawa, nakulong ka sa isang silid, eh nailock nila, hindi nila alam na naroroon ka. Katok ka ng katok, yug-yug ka ng yug-yug, wala nang makarinig sa'yo. Eh, umalis na yung nagsusi sa'yo eh. Eh, magngit-ngit ka man ba ng magalit, eh wala nga makarinig sa'yo. Eh, nung lumabas ka, na dumating nang may magbukas, nagalit ka pa rin. May kwenta pa ba? May silbi pa ba? Dapat nung nakalabas ka, hindi ka na nagalit. Nagpasalamat ka't di ka. Napukto ng iyong galit doon habang nagngingit-ngit ka. Mga kapatid, mga anak ng ama, tandaan ninyo, kapag nakakawala na ang galit ninyo, magpasalamat kayo sa ama. Huwag na ninyong alalahanin ang nakaraang ikinagagalit ninyo para makalaya na kayo. At huwag nang magbalik pa ito sa galit pa rin kayo. Sapagkat kung hindi nyo kakaligtaan yan, lagi nyo nalang babalik-balikan sa isip at damdamin nyo, kayo ang mahirapan, kayo ang alipin ng inyong sariling damdamin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, pakatanda ninyo, pag pinakawala na kayo, huwag niya ninyong balikan pa yung pagkakakulong ninyo. Pag pinalaya kayo, huwag na muli kayong magpaalipin pa. At kung kayo'y binibigyan namang karapatan ng kalayaan, huwag kayong maligaw. Sapagkat, habang binibigyan kayong kalayaan, dapat ninyong lalong tinutonton ang kalooban at kagustuhan ng Ama upang kayo mapahama. Boy bang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang taong magaling, walang taong magmamagaling, walang dapat magmagaling, tanging Ama lamang ang tunay na pinakamagaling. Humingi kayo ng galing at huwag kayong magmamagaling. Humingi kayo ng kalakasan at huwag kayong maglakas-lakasan. Huwag kayo magsasalita ng laban kanino man nang hindi kayo hatulan. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika ka niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga
minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manali o mang kinatanggapin, alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka wini ka niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali o mang kinatanggapin, alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka wini ka niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali o mang kinatanggapin, alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka wini ka niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali o mang kinatanggapin, alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka wini ka na, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali o mang kinatanggapin, alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka wini ka niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali o mang kinatanggapin, alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka wini ka niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo
may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali o mang kinatanggapin. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka wini ka niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali o mang kinatanggapin. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka wini ka niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali o mang kinatanggapin. Alam kong magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka wini ka niya, manalik ka na. Bawat araw sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali o mang kinatanggapin. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka wini ka niya, pagbibigyan tayo niya, baka si buo ba ang Diyos? Diba? Ang saya ng buhay, maligaya, kahit na walang pera. Buhay ba ang Diyos? Pero, siyempre, anak ka ng ama, pababayaan ka ba niyang walang pera? Paano kakakain? De, hindi kakakain. Kaya, pag binigyan kang konti, salamat po. Pag binigyan ka uli, salamat po. Pag wala namang binibigay, salamat pa rin. Hindi pag walang binigay, galit. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Hanggang sa hindi mo namamalayan, hindi ka man humihingi, binibigyan ka ng binibigyan. Subukan ninyo, pag dumating ang pananampalataya nyo na buhay at binuhay na, sabihin nyo naman, kahit palatala, mahihiling nyo sa ama, pahingi nga ang falling star. Napakahiwaga, pamiyama, hindi mo na naalalaman, ay kumikinang palang falling star. Ano ibig sabihin yan? Kapag nagpakatotoo ka at nagpakabuti ka sa kanya, hindi mo man hinihiling ang magniningang ang iyong buhay na ipagkakaloob niya sa mabuti mong kalooban. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, kay saya ng buhay ng taong.
Kapag Ama ang sakina ay sa inyo, maligaya ang inyong nadarama. Masaya kayo sa tuwina. Tama ba? Masaya ba kayo? Kaya, ay, bayaran mo man ang 1,000 si Apo Kunchi ngayong oras na ito, hindi ka hihipan ng tenga. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, yan ang hiwaga ng Ama, ang ayaw mo'y pagagawa niya, ang gusto mo'y hindi niya ibibigay, ngunit gustuhin mo siya, di mo man gustuhin, ang lahat ng para sa iyong makabubuti, ibibigay niya ng ibibigay. Buhay bang Ama, mga minamahal, buti ng Ama, ay dakila niya, wagas at tapat, ang pag-ibig niya, unahin niyo munang kamtin siya sa puso niyo, at di niyo namamalayan, nakakamtan niyo ang ligayang mula sa kanyang espiritu. Pagpalain kayo. May tanong ba kayo? Wala kayong itatanong. Tandaan ninyo, dagok man ay dumarating, tinutulak man din niyaan ng Amang makapangyarihan. Balakid man ay sagabal para ikay magdaan, kanyang hahawiin nang ikay makatunton sa kanyang landasin. Hanapin mo lamang at tupdin mo kanyang kabutihan at ang mabuti man din sa iyo'y ibibigay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekkaramaneyahanam. Masaya po bang buhay? Maligaya po bang buhay? Vitamins mo nga ito. Vitamins E. Ano? Vitamin E. Vitamin E, vitamin C, vitamin D. B complex. Ano kaya yung vitamin B? Ano po? Sa totoo lang ay pinag-aralan yun ng tao eh. Sa science yun. Vitamin A mula vitamin A hanggang vitamin... Anong vitamin? Nako, marami. Hindi lang C. Hanggang vitamin? Vitamin? Z. Oh, sabi ko na eh, marami yan. Eh, paano kaya kung lahat na yan ay kulang sa'yo? Kaya dapat kayong lahat ay magkaroon ng pagtitiwala, pananalig upang ang walang vitamin sa katawan nyo ay ibigay ng Ama. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Eh, kumisan, pinagsabay-sabay. Vitamin sa buto, vitamin E ka sa ugat. Eh, makita mo naman kung lumakad. Eh, saan napunta yung vitamins niya sa buto at sa ugat? Buhay ba ang Diyos? Umiinom siya ng vitamin sa baga. Sabi niya, saan napunta yung vitamin sa baga? Umiinom sa vitamin sa balat. Eh, puro sugat! Diyos ko! Hanapin niyo ang Ama. Dinggin niyo siya. Wala man kayong pambili ng mga vitamins. Lagukin niyo salita niya. Magkakaroon kayong vitamina. Buhay ba ang Diyos? Ang hirap! Isip ng isip kung paano bibili ng vitamins. Eh, sa kakaisip mo lang, kahit 10 vitamins ang ininom mo, mawawala ka na ng sigla eh. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung wala kang mapambiling vitamins, kung di ka makabili ng vitamins, lagukin mo salitang banal, nakulalakas ka. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos?
Eh kung wala kang pambiling ulam, ngit-ngit ka ng ngit-ngit, galit ka ng galit, di ka rin naman nagkaulam. Bandang huli sa pangingit-ngit mo, natepok ang buhay. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya wala kayong dapat pakadibdibin. Kapag kayo'y nasa Ama, hinaing at daing ay inyong gawin. Subalit maglubag ang inyong damdamin at ang isipan nyo'y inyong payapain nang kayo sumiglaman din ang katawang buhay, kayong magtatamasa sa kalupaan. Buhay bang Diyos? Eh, kaso lang, makaupo nga, madaya kayo. Sabi niya pagising ng umaga, umupo sa kanyang higaan. Kala mo nananalangin, hindi pala. Iniisip pala niya yung kagalit niya. Nang naisip niya, walang dyan, Aba, bandang uli, sabi niya, nagising ako eh ka, masigla ako eh, ba't kaya ngayon masakit ang ulo ko? Kasalanan mo yan! Buhay ba ang Diyos? Bakit? Eh kung ba naman pagising mo, nagpasalamat ka man lang sa Diyos mo, at pagkatapos ay inisip mo mabuti, eh de, nagtuloy-tuloy ang saya mo. Eh hindi eh. Sabi pa niya, Aro, masigla. Naisip niya wala siyang pera. Ay, Diyos ko, Eka. Wala akong pera. Paano kaya ganito? Paano ganito? Paano? Nang imulat ang mata niya, ay nadudulig ako, Eka. Nadudulig ako, nahihilo ko. Eh, ba't kanina, Eka, magising ako'y kalakas ko? Eh, bakit nga hindi ka mahihilo? Pagod na yung utak mo sa kakaisip sa pera. Buhay bang Diyos? Mga minamahal, kaya napakahalaga ng salitang banal. Ang salitang banal, nagbibigay ng pera, nagbibigay ng saya, nagbibigay ng pagkain, nagbibigay ng kalusugan. Kahit hindi ka naman gumagalaw, isipin mo lang iyon, tuturuan ka ng Ama kung paano ka mamuhay at makapamuhay ng payapa at marangal, sigurado para ka ng maraming pera. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Totoo ba yan? Kung ayaw niyong maniwala, bahala kayo. Sabi ng Ama, ang mahalaga, binigkas ko na, iniulat ko na, para pag nilayan niyo, kung di pa rin matuto, kung masakit ang dibdib niyo, masakit ang ulo niyo, aba, nasa sa inyo na yan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Simple lang, magpakatalino kayo. Isipin niyo'y una, ang Diyos na magbibigay ng lahat ng solusyon sa buhay nyo. At pangalawa, isipin nyo kung anong ituturo niya. At pangatlo, tanggapin yung lubos niya sa buhay nyo. Pang-apat, maging masaya kayo kung anong meron kayo. Huwag yung wala sa inyo, ihanap kayo ng hanap. Pag hindi nyo makita, galit na galit kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Simple lang. Gusto mo bang bumata? May nagsabi nga, ano ulam? Prito ekang pata. Naku, Eka, nakapagpapabata yan. Kaya sinabi niya nakapagpapabata, bata kang mamamatay. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Eh, sinabi na yun, pagkatapos kinain pa, ayun, tumaas ang presyon. Eh, kasalanan mo yan. Eh, kung ba naman ang inisip mo, wala ba Eka ang ibang ulam? Eh, wala. Sige, titikim Eka ako, pero hindi lamon. Sige, kakain ako, pero hindi samol. At pagkatapos ay inom ng tubig at huwag magagalit. Eh, di hindi tumalabang alta presyon. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Nako, mga minamahal, nais nyo bang maging matalino? Humingi kayo ng karunungan sa Diyos na di nyo nasisilayan, ngunit kung dadamhin nyo, kayo'y Kanyang gagawing bagong buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Net karameneyahanam. Ay, kasarap ng buhay. Masaya ba kayo? Sabi ng Ama, pag may lungkot, pag may hirap, pag may dilim, eh bakit maraming tao
Nagising na naghihirapan loob, maghapong naghihirapan loob, dumating na naman ang gabi, naghihirap pa rin ang loob. Kinakatlo ang araw, di na nakaya. Dalasal-damal ng dasal, pahabain ang buhay. Buhay ba ang Diyos? Dapat, pag sinabi ng Panginoon yung salita niya, pakinggan mo, unawain mo, at sundin mo. Ang sabi niya ay maliwanag. Pag may hirap, pag may lungkot, pag may dilim, tandaan niyo yan, nang hindi kayo nagpapasakit sa inyong loob. Pag dinanas niyo ang hirap, manalig kayong giginhawa rin. Pag nagkaroon kayo ng kadiliman sa buhay ninyo, manalig kayong magliliwanag din. Pag nalungkot kayo at dinulutan kayo ng lungkot ng kapwa niyo, manalig kayo sa Diyos, kayo'y aaliwin. Kaya pag ito ang tinanim sa inyong isipan, araw-araw kayo'y may aanihin. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Hindi nyo ganang maiisip ito bilang tao, kaya't siya o ng patutong Espiritu Santo'y bukal ng karunungan at tunay na marunong, kaya't ang hahanap ng karunungan mula sa amang mahal, matututo bawat nilalang. Ang may pandinig ay nakarinig, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ngit-ngit na ngit-ngit sa pagbabago ng anak. Putak naman ang putak at nagngingit-ngit tulad ng anak. Bakit hindi kaya ang gawin ay manahimik at idalangin ang anak na nais baguhin at siya munang magbago ng mabago anak na pinagbabago ng ama na sa kanya'y nakita ang katapatan ng magulang niya. Buhay ba ang ama? Mamahal, tatanda ninyo, isang halimbawa lamang ito, ganyan din sa buhay nyo, ngit-ngit kayo ng ngit-ngit sa pamumuhay nyo. Hindi naman kayo nagbabago ng mga patakaran at pagagawin ninyo. Aba, kung nabago ang takbo ng buhay nyo, tanda ninyo, walang nagpapabago nito kundi ang ama. Kaya't kung binago niya ang takbo ng buhay niyo, huwag niyong kalilimutan at huwag niyo siyang itatakwil sa isip niyo, bagkus lalo kayong sa kanya'y lumapit pa. Sa gayon, ang bawat mabuting nagaganap, patuloy niyang ibibigay ang liwanag at patuloy kayong mabubuhay ng may galak. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Sa inyong lahat, may sakit pa ba kayo? Mabuti naman. Si Ron Ron, magaling na. Ano? Purihin ang ama. Di ka man anak nagpapasaya ngayon, nagpapatawa doon sa magic. Nagpapatawa ka ngayon sa dinanas mo. Sasabihin, pag may nakita kang tao, kapatid, laban, mas malala ako sa'yo eh. Sabi nga, wala na akong pag-asa eh. Di na ako gagaling eh. Eh, ang Diyos ko'y magaling. Eh, di ako'y pagagalingin. Diba? Ganyan dapat. Kayong mga naging pasyente na nakakilala sa Diyos at tumanggap sa Diyos na nabago at binago niya ang inyong pagkatao, maging halimbawa kayo't salamin ng kapwa nyo, tingnan nyo kung hindi kayo liligaya at sasaya. Kaya lamang, kapag gumaling kayo at nakalimot at balik na naman kayo sa dati nyo, aba, ewan ko kung patatawarin kayo paglapit nyo uli. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, magbago. Ang humahamak sa inyo ay mahalin nyo. Huwag lang ang kaibigan at kapatid nyo ang babatiin nyo. Maging ang kaaway nyo. Sapagkat ang kaaway niyo ay anak din ng Diyos. Sapagkat ang masama at mabuti, pinauulanan niya at pinasisikatan ng araw. Ngayon, kung tunay na nakakakilala at kakikilala at kikilala na ang kaaway niyo sa Ama, magkakaisa kayo at gagawin niya, kayo rin ay mamahalin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, may bukas pa sa inyong buhay. Huwag damdamin ang kasawian. Patuloy
Inyong asami ang inyong tagumpay sa amay. Huwag wawawalay, huwag lalayo, at siya'y inyong pakinggan. Sundin niyo kalooban at kayo ay patuloy niyang tatanglawa. Ibigay niya ang liwanag at sisika din ang inyong patuloy na dala sa damdamin. Kaya't kayo ay makinig sa kanya'y sumunod at tumanggap. Liligaya kayong lahat kanya. Samay tumangga. Kumusta? Ay, salamat. Kumusta? Nanguhuli tayo ng tutubi niya. Yan, dapat ka laging masaya. Pagkatutulad sa ibang pasyente, sa kapwa mo pasyente. Ha? Wala nang ginawa, kundi magalit. Sumigaw nang sumigaw. Eh, ba'y kasalanan ba nung nagbabantay sa'yo yan? Aba. Eh, pag ako nagbantay sa'yo, iwanan kita. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Alam nyo, umisay kailangan sisindakin ninyo yung naninindak sa inyo eh. Eh, pag amen lang kayo ng amen eh, baka idik-dik ka naman. Pero wag lang kayo lalaban. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ano yun? Kapwa nyo ba yun? Kapwa nyo yun? Hindi. Sarili nyo. Sarili nyo. Kailangan wag nyo sinusunod na sinusunod ang sarili nyo. Lumaban din kayo sa sarili nyo. Kapag alam nyo hindi tama ang sinasabi ng isip nyo, labanan nyo. Kapag hindi tama, nadadama ng inyong damdamin, labanan nyo. Pag tama at mabuti, tanggapin nyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sapagkat, kapag ganun ang ginawa nyo, sigurado, ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata ay nagliwanag. Ang may pandama ay nakadama. Walang nahuli na di mauna. Walang nauna na di mahuli. Sarili nyo, pinahirapan nyo, sarili nyo, mabubuto ang hininga. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo. May tanong ba kayo? Magwalis ka uli bukas, ano? Dagdagan mo pa yung haba. Ano? Pag nakapagwalis ka na isang parsela, kinabukasan, isa't 1/4. Pag kinabukasan, isa't kalahati. Pag kinabukasan, isa't 1/3. Pag kinabukasan, dalawa ng parsela. Ano? Ganon ang nagpa-practice. Ganon yung maasa sa Diyos. Ganon ang nananalig sa Kanya. Araw-araw, kailangan may nababago sa'yo. Hindi yung tulog ka ng tulog. Pag-isip mo, tulog pa rin isip mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kailangan, pag natulog kayo at nagising kayo, gising din ang diwa nyo. Eh, mulat na mata nyo, tulog pa isip nyo. Kaya di nyo kilala ang Diyos nyo. Sabi mo, Panginoon, ako naway pagalingin mo. Panginoon, ako'y kawaan mo. Panginoon, hirap na akong totoo. Sa karamdaman ko, masakit na nga ang totoo. Panginoon, ako naway pagalingin mo na. Sabi ng Ama, hiling ka ng hiling na gumaling, di mo naman ako kinikilala. Eh, hindi niya naririnig kasi bingi pa rin siya. Hiling ka ng hiling anak, hindi mo naman ako dinadama.
Eh, hindi pa rin niya naririnig kasi bingi pa nga siya. Sabi ng ama isang araw, anak, ako'y hirap na sa kakadaing mo eh. Kilalanin mo lang ako mamaya, wala na iyan. Yan ang pawang katotohanan. Kilalanin niyo ang ama. Ang daing at hinaing niyo, pagagaanin niya hanggang hindi niyo namamalayan na iibsan nito. Ang may pandinig ay nakarinig. Panginoon, ako naway palayain mo. Anak, matagal na kitang pinalaya. Ang isip mo lang ang ayaw magpalaya. Ang damdamin mo lang ang ayaw magpalaya. Subalit ako matagal na kitang pinalaya. Ang pinalalaya ako sa'yo, lagi mo pa rin iniisip. Ang pinalaya ako sa'yo, lagi mo pa rin dinadama. Pinalaya kita sa galit, lagi kang galit. Pinalaya kita sa inggit, lagi ka nainggit. Pinalaya kita sa pagsiselos, lagi kang nagseselos. Pinalaya kita sa pagdaramdam, lagi kang nagdaramdam. Paano ka makalalaya? Pinalaya kita sa masamang isip, lagi ka nag-isip ng masama. Pinalaya kita sa pagdaramdam mo sa puso mo at isip mo ay magkasama. Ayaw mo akong pakinggan. Tapos sasabihin mo palayain kita. Kung makikinig ka lamang, anak namin na mahal ko, mararamdaman mo yung pagpapalaya ko at di masasakitan ka. Sa tuwing ay may aliw ka. Yan ang pawang katotohanan, aking mga mahal. Kaya't sarili nyo'y palayaing tuwiran. Yamang pinalalaya kayo ng amang mahal. Huwag nyong pasakitan sarili nyong katauhan. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata ay nagliwanag. Ang may pandama ay nakadama. Ang lahat ay sa inyo'y nilalagak ng Ama. Liwanag, pag-ibig, Espiritu na sa inyo binahagi at nilagak. Tamuhin ninyong ganap upang kayo ay magalak. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata ay magliwanag. Ang may pandama ay nakadama. Lalaya kayo. Tanggapin iyong ama. Net karamanayahanam. Net karamanayahanam. Net karamanayahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Mabuti pa si Pogi. Patag lang ang lahat, ano? Nainitan ba kayo? Patayin mo sandali. Nainitan ba kayo? Nainitan ka ba? Maganda nga sa'yo, pawisan. Ano? Ano nga pangalan mo? Remy. Remilio. Emilio. Ha? Remedyo. Remedyohan natin ang sakit mo. Sabi ng ama. Habang may buhay, may pag-asa. Habang humihinga, may pag-asa. Ano? Ang wala lang pag-asa, pagpatay na. Kasi wala na talagang kapag-aasa yan. Kung minsan pagbubuhayin, patay na nga, binuhay pa. Kaya may pag-asa pa rin dahil sa ama. Kaya lagi kayong manalig sa Diyos na di nyo nakikita. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib kayo ng tunay na pagtanggap at pagkilala sa amang di nyo nakikita. Subalit inyong damhin at pakanam namin kanyang mga aral ay inyong pagnilayan. Makalalaya man din kayo sa lahat ng pagkalipin, kayo'y masisiyahan at tuwirang magagalak sapagkat kayo'y anak na nais niyang makalaya.
pagpalain kayong lahat. Tayo na po, may gawain pa mamaya. Mabait po kayo, no? Eh talaga pong mabait kayo, no? May Lunes pa naman po, no? Yun ang mga pasyente na bago ay may Lunes pa rin. Hindi kami babalik sa Lunes, eh. Kasalanan mo na yan. Buhay po ba ang Diyos? Ay na.